Okay, hello, what's up mga idol, mga loads, mga loads, gagawa po tayo na isang gamit na kakaiba po ito mga loads. Yung gagamitin po natin, yung gamit po natin kakaiba sa mga video na pinapakita po natin. Kakaiba po to itong ginawa po natin kasi dito po natin ilagay. Okay, bago po tayo magsimula mga idol, mga loads, paki-subscribe naman po sa ating YouTube channel, Choy TV. Paki-like, paki-share at paki-click sa notification bell para updated guys mga bago pa nating video mga loads. Mga loads, simulan natin mga loads, mga idol. At ang kukunin lang po natin dito, ito lang po. Ayan. Ito lang po yung kukunin natin. Ito mula ito sa old TV. Ito. At ang kukunin natin ulit dito. Napaka-simpleng gamit lang po itong gagawin natin. Madali lang po itong gagayahin. Ito lang po yung gagamitin po natin. Ayan. At saka ito. Ito ang gagawin po natin. Napakadali po itong gagayahin. At saka inspired po tayo ngayon sa ginagawa natin. Kayo na pong bahala na mag-ano. Then pagkatapos, kukuha po tayo ng dalawang battery ito. At saka isang battery ng AA na battery. Then isang copper po. May sukat lang po itong copper po natin na gagamitin. May sukat lang po ito na 13 inches. Ayan. O 33 centimeter. Ayan, ito. At saka itong copper wire po natin na gagamitin to. May sukat po ito na 39 centimeter. Ah, 39 inches. Wala, sorry. Ayan. May sukat po ito na 39 inches. Ayun. Then isang maliit po na copper magnetic wire. Ito lang, tatlo. Ito yung gagamitin po natin. At may ano po tayo na para po sa lagayan natin ng bearing, ito. Iano lang po natin sa apoy, then pagkatapos ipansak po natin yung bearing para magkasya po dito. Yung bearing. Okay, ito lang po. Okay, simulan natin. Ang kukunin lang po natin dito sa battery, ito po yung carbon rod lang po niya dito sa loob. Yun lang po ang kukunin natin. Itong dalawang battery. Ayan o. Yung iba, hindi na po natin gagamitin. Itabi na po natin. Basta yung kukunin lang po natin dito, yung carbon rod. Ito, hindi po natin kukunin po yung carbon rod dito. Babalatan lang po natin, kunin lang po natin yung balat dito ng double na battery. Ito, kailangan po balatan po natin ito para po pag maglagay na po tayo sa ano, kailangan po nakadikit yung copper po natin dito sa body ng battery ng double. Okay, simulan natin mga idol, mga loads. Ulit po, pakisubscribe po sa ating YouTube channel, Choy TV, pakilike, pakishare at pakiclick sa notification bell para updated kayo sa mga bago pa nating video mga loads, mga loads.
ito na po mga idolo. Ayan. Dalawang carbon rod ng battery. At ito mga idol, itong body nito, kailangan po itago po natin ng masyado para po sigurado po sa mga bata hindi po ma ano, kasi may chemical o makalaso na po itong ato, itong kinunan po natin dito sa yung battery. Itapo natin ng tama para po hindi maano po ng mga bata. Then pagkatapos natin magano dito, pagkatapos natin dito magpunas tayo ng kamay, kailangan po magsabon tayo po kasi po yung hinahawakan po natin may chemical na po ito sa galing sa loob ng battery. Pagkatapos mamaya ito magpunas tayo ng kamay bago tayo mag ano, baka may maano tayo sa baba natin o sa bibig po natin, baka maano pa tayo siya. At ito mga idol, hindi balat lang po yung kukunin natin dito ha. Ito lang po yung kukunin natin. Ito lang po yung kukunin natin, balat lang. Yung sa loob dito, huwag na po natin gagalawin. Ito lang po. Balat lang po. At kailangan po yung copper po natin, ito kailangan po makadikit dito sa body. Okay, simula natin mga idol. Itong carbon rod ng malaking battery, dito po yan makalagay sa loob. Ayan, dyan oh. Dyan sa loob, dito. Itong dalawa. Ito, isa po itong copper, ano, copper foil. Oh, ayan. Foil po ito. Din dito natin to ilagay. Ganyan natin dito sa ilalim. Ayan, ganyan po. At ito mga idol, dito din makalagay dito sa ilalim. Dapat nakaganyan po yan siya. Ganyan, bago natin ito ipasok. Okay. Yan, ganyan po siya. Bago natin ipasok dito sa loob, kailangan po yung ano natin, copper po natin, makadikit po yung copper foil natin na ito. Ganyan. Maglagay lang tayo ng temporaring ano po dito para po hindi po ma ano po yung pagpasok natin doon sa loob. Yan. Pagkatapos natin ipasok ito, itong temporary po natin kukunin na po natin. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Lagyan natin ito ng pandikit ng kunti para po hindi tayo mahihirapan. Lagyan natin ito ng pandikit para po hindi tayo mahihirapan mag ano. Ayan din, pagkatapos antayin natin ng kunti na matuyo ito. Ito na mga idol, ayan. At kailangan po itong copper foil po natin nakadikit dito sa magnetic wire na naka-rewind dito sa ilalim. Ayan o, nakikita po nyo. Isa po yung magnetic wire na naka-rewind. At itong copper foil po natin kailangan po makadikit dito sa ilalim. O, nakadikit po sila lahat. Yung copper foil po natin yung dito sa copper at saka dito nakadikit po ito sa carbon rod po natin. Yung dalawang carbon rod po natin. Ito na, ipasok na po natin dito sa ilalim. Ganyan lang oh. Ayan. Kailangan po yung foil po natin nandyan po sa gitna. Ayan oh. Ayan po mga idol oh. Ayan, kailangan po nandyan po sa gitna po yung copper foil po natin. Then pagkatapos
lalagyan na po natin ito ng pandikit para po hindi po magkahiwalay. Okay, nalagay na po natin, kukunin na po yan natin, temporary natin ano. Ayan. Ayan po mga idol. Then pagkatapos babalutan natin ito ng mga electrical tape. Ayan. Well, hindi na po tayo maglagay dito ng magnetic wire. Hindi dito. Hindi na po tayo. Babalutin lang po natin ito ng electrical tape. Kailangan po mahigpit. Then pagkatapos dito, magsukat po tayo mula dito hanggang dito ito. 13.7 cm. 13.7 at saka dito 13.7 po. Ayan, babalutan muna natin ito ng electrical tape para po saka natin ito baluktutin. Ayan o, then pagkatapos ibaluktot po natin dito sa may dulo ng bawat carbon rod po natin. Ganyan na po natin. Ayan. Then ito naman sa kabila, sa dulo rin na kailangan po. Ganyan o, dapat nakaganyan po yan siya. Nakaganyan na po siya. Ayan, hindi na po yan mga alog-alog kasi nakalock po siya. Kailangan po yung carbon rod nandito sa harap, hindi dito sa bandang likuran dito nakaharap. Yung copper po natin nandito na dumaan sa may bandang likuran. Yung carbon po natin nandyan sa harapan. Ito. Then pagkatapos babalutan muna natin ito ng electrical tape. Saka natin ito pagpatuloy po yung pag ano po dito. Ito napakadali po itong sundan mga idol ha. Hindi kayo mahihirapan pag gagawa kayo dito. Napakadali na po itong gagayahin. Basta sundan nyo lang kung saan ko po kinuha yung lahat na ginagamit. Susunod po natin ito. Bubutasan po natin ito. Gamitin po itong soldering iron. Dito, dapat dito hanggang yung sukat lang dito na 2 cm. Pwede na po yung sa 1.5 cm po. Magbutas po tayo. Dito lang po sa may bandang gilid kailangan yung butas po natin. Patagos po sa kabila po yung butas natin dito. Ayan na po, nabutasan na po natin yung bawat side po dito din. Pagkatapos puputulin po natin ito ng dito hanggang dito lang po. Okay. Ito na po, ayan. Nalagyan na pa, tapos na po natin. Ganyan na po siya. Dito po makalagay po yung bearing. At dito po yun makatusok po yung dalawang rod po natin dito, individual. Pag ganyan po siya. Ito, iganyan na po natin ito mga idolo.
ganyan po natin ito. Then ito naman sa kabila, nakaganyan po siya. Ayan. Then pagkatapos sieve, ano na naman natin dito? Nakaganyan po siya. Ayan. Sumusubro pa. Then itong sa kabila. Ganyan po siya. At ito mga idol, dito to makapasok. Ilagay na natin ito, parang diretso na po. Ganyan po. Yung isa dito sa side pipig kabila. Yan po, makalagay po yan. Kailangan po yung pantay na pagkano. Ayan, ganyan lang po siya. Ayan, my God. Yun lang po siya. Then pagkatapos mga loads, itong copper po natin, dito po yan makakunik. Yan muna natin ito. Babalat kasi po dito po yan maka-rewind. Dito po yan makalagay po yung battery natin dito. Ayan. Kailangan po yung battery, kailangan po yung body ng battery, kailangan po nakadikit po dito sa dalawang copper po natin dito. Ayan, ganyan po. Kailangan po sa ibabaw po siya makalagay. Ito, ibabaw, dito po yung bearing po natin nakalagay. Kailangan po dito po nakalagay po yung battery po natin. Ulit po, yung sukat po dito mula dito sa gilid, ayan, may ano po tayo ng 4 cm, at saka dito naman may ano po tayo ng 9 cm. Ayan, 9 cm po ito. Ito na, ilagay na natin ito. At itong copper po natin, dito po yan makaikot po siya dito. Kailangan po lagay muna tayo ng temporary. Then ito yung kalagitnaan po dito, sa gitna po dito ng copper po natin, ayan dito po. At dito tayo magsimula. Ayan, dito sa may bandang ibabaw. Kailangan po yung pag-ikot dito, mag-ikot tayo ng una itong pag-ikot din pagkatapos. Ito na sabay-sabay po silang dalawa, paganyan, yung isa naman paganyan, yung ganyan, ganyan. Ganyan po. Ayan. Iuna po natin iikot ito. Isa. Ayan. Ganyan po. Then pagkatapos, yung isa na naman. Dito naman naka sa kabila. Ihigpit lang po natin para po. Ganyan. Then yung isa naman pa ganyan. Ayan. Yung isa naman dito. Ayan. Paganyan po siya.
Ayan na po. Ayan. Ganyan lang po siya. Mag-ikot lang po tayo dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito na ikot. Ito lang po. Wala po tayong ilagay na magnetic wire po dito. Dito lang po. Sa carbon rod yung kinuha po natin sa old TV. At dito na po tayo maglagay ng sa may dulo ng maliit lang na carbon rod na nakabalot sa magnetic wire. Dito. Ayun. Itong isang double na battery nyo, kukunin po natin dito yung carbon rod lang dito. Ito. Kukunin po natin itong metal. Balutan muna natin ito ng electrical tape. Then, kukunin na natin yung carbon rod ng double E na battery. Ito na po yung carbon rod ng double E na battery. Pag-ikutan po natin ito ng dalawang patong. Una, then magpatong tayo ng isa. Dito. At kailangan po mag-iwan po tayo dito sa may bandang likuran na ganyan lang po kataas. Ayan, ganyan lang po siya kataas. At dito sa may bandang ano naman dito sa may bandang likuran, kailangan po ganyan, mag-iwan po tayo ng ganyan po kataas. Ayan, hindi na po natin ito bibilangin kasi po isulit lang po natin yung unang ikot mula dito hanggang dito sa may bandang kabila. At din pagkatapos mag patong naman tayo ng isang patong. Yun lang po. Hindi na po natin bibilangin ito, basta ganyan lang isulit nyo lang. Okay, yung gagamitin po natin number 23 na magnetic wire, kailangan po yung bago na magnetic wire po yung gagamitin natin. Ayan. Simula natin mga idol. Ganyan lang po. Dito tayo magsimulang mag-ikot. Dito. Ganyan lang po natin hanggang dito. Then babalik tayo. Ito na po mga lods, ayan o. Dalawang mula dito hanggang dito na dalawang patong dito. At na bawat side po dito, nag-iwan po tayo dito. Ayan, ganyan ko taas. Din dito naman sa kabila. At dito ito makalagay mga idol. Ganyan. Dito yan makalagay sa dulo natin. Diyan. At yung ikabilang magnetic wire, nakarewind po mula dito hanggang dito. Din pagkatapos ilock na po natin. Una po natin itong ikot. Ang sukat lang po na inano po natin, may sukat lang po yung magnetic wire na mula dito, ayan, sa dulo ng magnet or carbon rod. At dito 11 inches po yung ano niya, 11 inches po yung haba niya. Bawat side po din pagkatapos iubusin po natin pag-ikot dito.
i-lock natin dito sa may bandang kilid. Ganyan lang po siya mga idol. Ayan. At ito. Ito na po yan. Napakadali lang po itong gayahin mga idol. Napakadaling gayahin, napakadaling sundin. Basta sundin nyo lang yung nandyan sa video, makakagawa na kayo dito. Ayan. Napakasimple lang. Okay, gagawa na po tayo ng handle po natin dito. Ang gagawin lang po nating handle, ito lang po mga idol. Ito, magsukat po tayo dito. Then, pagkatapos may hawakan po tayo dito, ganyan. Okay. Then, pagkatapos, ito baliktutin po natin dito. Pag ganyan po, din dito naman sa kabila. Okay mga idol. Ito na po yung handle natin mga lods. Ganyan na po natin. Then pagkatapos, baluktutin natin ito pag ganyan. Ito. Baluktutin natin ito pag ganyan natin dito. At saka itong sa tabila, pag ganyan din natin. Kailangan po yung pag ganyan natin, kailangan po yung bawat side po nila nakabaluktot po dito sa kamay natin. Dito. Okay. Kaya paano, painitin na po natin ito sa kunti sa apoy pagkatapos ganyan po natin. Okay, ganyan na po. Ito na mga idol, binutasan na po natin ito. At ito po yung sinabi ko kanina for yung hawakan po natin o yung hawaka. Lagyan po natin ng bearing na kaganyan, dapat nakaganyan lang po siya mga idol. Ayan. At ito po yung lagayan po natin ng bearing o yung bolt dito. May binutasan na po natin. Then pagkatapos dito natin to ilagay. Ganyan. Lagyan na po natin ito ng pandikit para po mag-plastar po siya dito. Ganyan na po. Ayan. Then pagkatapos, pag matuyo na po yung pinandikit natin, nalilagay natin ang pandikit, saka natin ilagay po yung bolt at saka yung bearing dito sa ang gamit po natin dito. Okay, lagyan na po natin ito ng pandikit mga idol. Pantay lang po natin ito para po para mas maganda po siya tingnan. Antayin po natin ng konti ito magmatuyo ito mga idol. Din pagkatapos pag matuyo na ito maglaga, dito naman sa kabila ganyan naman natin.
okay na to. Yun na, ilagay na po natin yung sa kabila. Dikit na po natin to. Hintayin lang po natin ng konti para matuyo din po. Tapos ilagay na natin po yung bearing natin at saka bolt. Okay, ayan na mga idol, natuyo na po yung pinapagdikit natin. Okay, dati mga idol, yung video po natin, yung locator po natin, yung hawakan po natin ganyan, nakatayo. Ito yung bago po natin na gawa na locator mga lods. Dito po natin ito ilagay, nakaganyan po. Pag maglukit po tayo, dito po nakalagay po yung kamay natin. Then pagkatapos dito po yun, nakapatong po yung locator natin. Dito, ayan. Gagawa lang kayo dito ng isang PVC pipe na 1/2. Then pagkatapos iganyan lang po ninyo. Ayan. Okay, ilagay na po natin yung bolt natin at saka bearing natin. Ayan. Okay, ilagay muna natin itong bolt po natin, yung sukat ng po ng bolt natin, ayan o. Ayan. Yan ang po sukat ng bolt po natin. Kailangan po ilagay muna natin. Dito natin ilagay sa loob, ganyan. Kailangan po yung ano ng bolt po natin, hindi po nakalagpas dito kasi para po hindi po masakit po dito sa balat ng kamay po natin dito sa babaw. Hindi po siya ganyan, dapat nakaganyan lang po siya. Then pagkatapos lagyan natin isang nut. Ihigpitan lang po natin ito. Ayan. Then pagkatapos yung bearing po natin, yung isang nut naman. Kailangan po yung bolt po natin hanggang dito lang o sa dulo. Hindi po siya pwede lalagpas dito sa rinse po natin dito sa lagayan. Bago po natin ilagay, balutan po natin ito ng electrical tape. Then pagkatapos ilagay na natin ito. Ganyan lang po siya. Dati mga idol, ganyan po nakadyan po natin linagay po yung handle po natin dito sa may bandang ibabaw, no? Nakaganyan po. Ito, ito iba na. Dito na po nakalagay. Ganyan po siya. Ayan. Ulit po, kailangan po yung kamay nyo magkasya po dito sa bandang hawakan. Ayan, ganyan po siya. Hindi po nakadapat itong ulo ng bolt po natin dito sa kamay natin sila para hindi po masakit kahit magpumbaga ganyan pa. Hindi po magka ano yung kamay natin. Lagay muna natin ito. Ayan. Ayan lang po. Yan lang po siya. Ganyan. Pag ilagay na po natin dito sa kamay po natin. Ayan na po mga idol. Ayan. Ganyan lang po siya mga idol. Ayan. Okay. Ganyan po siya mga idol. Tabi muna natin itong mga ano natin. Ayan na po mga idol. Ayan o. Dati mga idol, ganyan po natin pagkahawak. Pag ganyan, ito, iba na. Ito. Ayan.
yan lang po sa mga idol. Okay mga idol, maraming maraming salamat po.